Ang lutong-lutong. Ang sarap. Hello guys, welcome back po dito sa aking channel, Simply Rana. Today, andito na naman tayo sa aking kusina kasi tayo po ay magluluto. So kung inyong nakikita sa title ng ating video, tayo po ay magtuyo mukbang. So, kainan na naman to. And yeah, andito ako ngayon sa kusina. So, magluluto po ako ng fried rice at saka tuyo. So, samahan ninyo ako. At kung kayo po ay bago dito sa aking channel, welcome to Simply Rana. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe now. And don't forget to hit the bell icon para sa mga susunod na mga videos na aking i-upload dito sa aking channel, kayo po ay man-notify. So yun, so marami akong nakikita sa video na sila po ay kumakain ng kanin, ng ulam ay kape, kumakain ng kanin, ng ulam ay toyo at saka, I mean, toyo at saka mantika. So binabalikan yung dating pamumuhay. So ako, nakakain din po ako niyan, nakatikim din po ako niyan, naranasan ko din yan, kumain ng kanin at ang ulam namin ay toyo at saka mantika. Actually, ang sarap niya. Oo. Tapos yung kanin at saka mantika, lagyan lang ng asin. So yun yung kinakain namin dati. So, pero tayo ngayon, tayo po ay magtuyo mukbang. So ayun, so ang gagawin natin ay tayo po ay magluto ng fried rice. So instead na, kasi meron akong nilutong kanin kagabi, so gawin ko siyang fried rice. So eto, meron tayong rice dito sa rice cooker. Tapos ito po ay simpleng ingredients lang yung gagamitin ko dito sa ating fried rice. So meron tayong frozen na green peas, tapos itong chinap ko na isang piraso ng carrots. Meron tayong, ito is parang 1 tablespoon lang siguro yung magamit ko dito na corn, yung yellow corn, tawag na to, sweet corn. Ito. Tapos meron tayong isang itlog. And meron tayong 3 klase ng toyo. Meron tayong ito, yung tamban. So actually nilagay ko siya sa freezer. Marami siya kasi ito po ay mga dala ko nung ako'y umuwi ng Pilipinas. So, nilalagay ko lang sila sa freezer para hindi masira. Tapos, meron tayong nito, yung tawag nito, tawag sa amin is nisi-nisi. Ito po ay ito po siya. So, ayun. So, ayun. Tapos, meron din tayong dilis. So, eto. Eto na lang natira sa dilis ko. Eto ang sarap. Eto, binili lang to sa merkado. Etong dilis. Ang sarap niya. Hindi siya mapait. Tawag nun. Basta. Sarap. So, yun yung iluluto natin today. At yun yung kakainin natin. So, expected na ako lang po yung kakain ito. Kasi, yung asawa ko, skeptical to dito sa ganitong pagkain. Ayaw niya nito. Ayaw niya yung amoy. Kaya, ayun siya nagtago. So, ayun. So, eto na. Nakaready na po yung ingredients natin sa fried rice. And, tara, simulan na natin ang pagluluto. So, ngayon guys, tayo naman po ay magluto ng dilis. So, nilagay ko na yung dilis dito sa ating pan. Hinaan ko lang po yung apoy para hindi po masunog yung dilis natin. Isang lag lang po natin siya dito. Tapos, patakan na rin natin ng konting oil. So, guys, tapos na po tayo sa pagluluto ng ating toyo. So, eto na po siya. So, ayan. Eto na po yung isda natin. Ito na po yung dilis at saka yung tamban. So, ayun. Ang charap-charap. Ngayon guys, magluluto na tayo ng ating fried rice. So, unahin ko yung i-fried yung
isang itlog muna. Tapos nagpainit na rin ako ng pan natin na merong konting mantika. So ngayon, ilalagay ko na ito itong scrambled egg. Ayan, pan-toppings natin ito mamaya. So guys, ito na po yung fried rice natin. Mm. Oh, di ba? Tara, kainan na! So yun guys, andito na po tayo sa ating mesa. So ito na po yung tuyo mukbang natin. So ito na po yung mga tuyo na niluto ko. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So meron tayong tamban, meron tayong itong isda, at saka yung dilis. And tadaan! Ito na po yung very beautiful and very delicious, yummy-licious nating fried rice. So, ayan na po siya. And of course, meron tayong sausawan. Ito po yung suka lang po siya. Ito po ay apple cider vinegar at saka nilagyan ko po siya ng garlic kasi ito ay masarap sa toyo. So, ayan, simulan na natin ang pagkain kasi gutom na talaga ako. And talagang ang amoy ng ating tuyo is nakakainggan nyo. Nakuha! Ang charap-charap talaga. So, hindi ko alam kung talaga bang magkakamay ako or gagamit ako nito ng fork. Siguro sa rice. So, ayun, simulan na natin ang pagkain. So, kamusta naman kayo dyan? Actually, ginawa ko itong video na ito kasi yun nga sinabi ko kanina sa inyo, nakita ko po yung maraming video sa YouTube at saka sa aking Facebook na yung mga challenge na ito. Kaya napasubo na rin ako. Yung kumakain sila ng kanin na yung ulam ay kape, kumakain ng kanin at yung ulam ay toyo at saka tawag nun, yung mantika. So, ayun, ang sarap nun actually. Kaya yung sa akin is tayo ay mag tuyo mukbang. So, ito na yung ating
Actually, as in, etong sarap ng amoy niya kasi minarinate nga siya namin. So, as in, so magkakamay ako. Pasensya na po sa mga hindi mahilig magkamay dyan sa pagkain, ha. Ito po ay disclaimer lamang. So, ayun. Isausaw natin itong ating toyo sa ating sausawan. Ang lutong-lutong. Ang sarap. As in. Sarap na fried rice ko, ah. Wait lang, gumagalaw yung lamesa ko. So guys, kain tayo. Ang sarap talaga nito, as in. Kaya, every time na pag ako'y umuwi ng Pilipinas, talagang nagpapabili ako ng isda sa nanay ko at pinapagawa itong toyo. Kami lang po yung gumagawa, nagmamarinate kasi ayokong bumili sa mga market kasi yung mapait po siya ba. Ayun. So, yun. Habang kayo nagkakain, usap muna tayo. Ayun. Yun nga yung sa mga nangyayari kasi yun nga yung naka-quarantine tayo. So, andito lang tayo sa bahay. Kasi kami dito, usually wala kaming, andito lang kami talaga sa bahay. Lumalabas lang kami pag meron kaming bibilihin sa labas. Nung last week nakapunta ako ng city, pero isang beses lang yun. Wala kaming ginagawa. Yung asawa ko, dito lang siya nagtatrabaho sa bahay. Kasi ako, wala. Andito lang, busy lang ako sa paggawa ng mga videos. Ang pag-upload na videos ko sa aking YouTube channel. So, actually, itong Simply Rona, guys, ito ay pangalawang channel ko na po ito. Kasi yung unang channel ko is yung Rona's Vlog. Kung kayo po interesado sa mga clothing, sa mga product reviews. At meron din po ako mga videos dun sa pagta-travel. Actually, ito nga, yung purpose ng Simply Rona, ginawa ko po ito siya kasi gusto ko lang po mag-focus more on Tagalog talkings na po siya and yung about sa lifestyle namin ng aking asawa dito sa Oslo, Norway. At yun nga yung mga product reviews. Kahit ano mga product na i-review ko dito sa aking channel. Kasi yun dun sa isang channel ko is more on fashion clothing lang po siya ba. Kaya pag in-upload ko yung aking mga about sa aking lifestyle. So parang feeling ko hindi siya maganda na i-mix ko siya doon. Kaya gusto ko na isahin na dito lahat-lahat yung about sa akin, about sa lifestyle namin. Yun nga, so about sa pagluluto. Kasi parang hindi siya maganda na clothing tas yung pagluluto. Yung parang ganun. So ito po yung purpose kung bakit ko ginawa itong Simply Rona na channel. So kung kayo po ay interesado tungkol sa aming lifestyle at sa yung pag-explore din, yun. And ito po ay ginawa ko dito. Yun po yung purpose ng channel kong ito. Kaya kung kayo po ay interesado, paki-subscribe lang po. And don't forget to hit the bell icon para kayo po ay ma-notify every time na ako po ay mag-upload ng aking bagong videos. So, ayun. Ayun sa mga kaisla ko dyan sa Guimaras. Lahat po ng member ng OFW and locals of Guimaras Island kasi nagpo-post din po ako ng aking mga vlogs dyan. So, shout out sa inyo guys. So, kung kayo po ay gusto magpa-shout out sa susunod na mga videos ko, please write it down below lang po ng inyong mga pangalan or kung meron kayong YouTube channel. So, isulat lang po dito sa atin na comment section para kayo po ay ma-shout out ko sa susunod na mga videos na aking ipopost dito sa aking channel. So, itong mukbang is sinabihan ko yung kasawa ko na tara samahan mo ako, kain tayo ng toyo. Magmukbang toyo tayo. Pero, sabi niya amoy tayo daw. Kasi ayaw na ayaw niya itong amoy ng toyo. Pag pinirito ko is parang alam mo yung nasusuffocate siya. Alam mo yung parang hindi siya makahinga. Kaya minsan lumalabas yan siya, dun siya nagpapahangin. Hindi niya naman ako binabawalan na magluto nito. Pero basta ayaw niya lang yung amoy ba.
Kaya mo siya magawa kung gusto ko, di ba? Hanukkah. Hello. Di ba? Ito yung nakakamiss talagang kainin ng lahat ba? As in. Kaya magpalaway ako sa inyo ngayon. Actually, ang sarap niya kainin. Gusto ko din kainin itong kasama itong fried rice. Ito sa plain rice lang. Ako minsan pag kumakain ako ng tuyo, pag nagsahing ako, ginagawa ko is parang pinapasobrahan ko minsan sa apoy ba para may tutong. Kasi ang sarap niya, ang sarap ng tutong dito sa tuyo ba. Kaya, mas in. Ito talaga yung pinaka-bet ko. Sarap. Sarap niya. Ano yung kahit ka, pati buto niya, pwede mo na makain. Pero ito nga. Sarap niya. Uy, sarap niya sa sasawsawan. Sasawsawan. Ito. Yung suka at saka garlic. Patensya na guys, pinapalaway ko talaga kayo. Ang sarap naman kasi talaga. Saka yung dilis ba? Sa amoy pa lang, mapapaw-wow! Kaya ako nagsaka-over baggage noon kasi ang dami ko ba namang dala. Actually, meron pa akong gusto ko sana lagyan na itong bagoong. Kain pa ako ng bagoong. Kaya lang, ang dami-dami na ito. Ako lang mag-isa. Oh. Diba? Hindi naman ako pwede makatawag na call a friend. Kasi, bawal nga, diba? Bawal mag-kita-kita. So, ayun guys. Kung kayo po ay bago po dito sa aking channel, welcome po Simply Rona. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe now. Like kung kayo po ay nag-enjoy sa video na ito. And marami pa po akong mga challenge na gagawin dito in mga exciting videos na i-upload. Kaya stay tuned lang po dito. And kung meron po kayong gustong ipagawa sa akin, kung meron kayong mga suggestion, so comment lang po sa ating comment section para mabasa ko and ayun, magawa yung mga gusto ninyong gawin. And salamat na rin sa mga sumusuporta sa akin. Kaya laking tulong nyo para dito sa aking channel. Pasensya kung kayo ay aking pinapalawan. Ang sarap-sarap naman talaga nito. Yan, sarap. Alam mo, maubos lahat yung ano. Pero yung dilis, parang hindi ko na siya nakakain ba? Ito na, nagpo-focus ako sa isda. So, meron akong cola. Actually, ang dami kong nilutong kanin, pero hindi ko naman siya, ang dami pang natira. Kakain pa ko ulit mamaya. Gusto niya talaga ako as in. Halos ko naubos yung ilang piraso yung isda na niluto ko. Dalawa na lang natira. Half naubos ko. Tapos itong dilis at saka yung tamban. Meron pa naman. Dami pa. No, kasi ang sarap nito oh, ng isda. Taga ko na kasi hindi nakaluto ng isda guys. Kaya sarap na sarap talaga ako dito sa isda. Eh. Kaya kasi busog na talaga ako. So dito na siguro natin tatapusin itong video na.
I know na itong video is medyo hindi naman siya pinaka-exciting, pero so yun nga, itong ginawa ko, itong mukbang na ito, tuyo mukbang, kung yung nakikita sa ating title, tuyo mukbang, na kasi ang tagal ko din yung tagal ko din na hindi nakakain ng tuyo, kaya naalala ko, ah okay, gawin ko ito. Yun nga, nakikita ko na kumakain sila ng mga kanin, merong tuyo, may toyo, merong mantika. Ang sarap-sarap naman nun. Pero so naalala ko, ay marami akong tuyo sa freezer. Kasi pini-freezer ko talaga siya. Nung pagdating ko galing ng Pilipinas, nilagay ko siya agad-agad sa freezer. Para kahit matagalan siya, at least hindi po siya masisira. Yung katulad nung dati din, parang umabot ata ng isang taon na nasa freezer bago ko siya naubos. Kaya yun din yung ginagawa ko na freezer ko siya. Tapos, actually, ang dami nitong dala ko kasi gusto ko nga sanang ibenta. Kaya lang, sabi ko, hayaan mo na oy. So ngayon, naka-quarantine tayo. So hindi pa ako nababahala na magugutuman ako kasi meron akong stocks kumbaga ba. Sana guys, kayo po ay nag-enjoy sa ating tuyo mukbang today. At kasi ako enjoy na enjoy talaga ako sa tuyo, lalong-lalo na po itong sa isda. And busog na busog talaga ako, as in, parang ang sarap na matulog ba, no? Ang bastos ng ugali, ugaling tamad. Pagtapos kumain, matutulog kasi busog. Yung ganung diskarte ba, no? At yun nga, sana kayo ay nag-enjoy. At kung kayo po ay nag-enjoy sa ating video today, so paki-hit lang po ng like, paki-share to your friends as well. And salamat sa inyong panonood. So see you in the next one. Bye!